Tagal na rin hindi ako naka-vlog na dito sa loob ng sasakyan, kaya tinry ko naman, guys, para joyride tayo. Let's go, malapit lang. Dito lang yun sa Bacoor. Ang mas maganda pala, talagang kailangan. Kasi kahapon, Han, umorder ako eh. Umorder okay. Ako. Kala ko meron ako makukuha, wala pala. Mm-mm. So, kailangan talaga. Tsaka maganda yung fresh talaga siya. Oo. Oo. Tsaka syempre, binola-bola na natin si Ate Bel. Okay. Yung nasa palengke. Yung nasa palengke, yung nagtitinda. Actually, in-order din nila yun sa may in-orderan din sila, hindi talaga sa kanila. So, ayan na. Nandito na tayo. Napakalapit lang, mga kawala stick. At may madadaanan tayong tindahan ng kaibigan natin. Let's go. Dito ako naglulugaw, mga kawala stick, ha. Ito, itong lugawan na to ay talagang ito pa lang ano eh. Ito. Oh, ano nakalagay, oh. Oh. Tubong lugaw. Ay, ang galing ng pangalan, tubong lugaw. Oh, di ba? Ang galing. Mga kawala stick, pag kayo dadaan dito, sa Molino Palengke ba to? Talipapa. Talipapa ng sa Pag-asa. Ng Pag-asa. Kakain kayo dito. Ha? Kasi napakasarap ng lugaw dito. Nag-iisa. Diba? Bili ako ng bili dito. Saka eh. Saka mura lang. Tubong lugaw pa lang pala talaga. Ang pinakamatindi dyan, ito, lugaw overload. Wow! O, diba? O, kaya tara na. O, Sir Arcia, mahal na mahal kita. Baka naman. Tara. Baka naman makapaglugaw dito. Ate Bel. Oo. Grabe si Ate Bel, oh, yung kinuha na natin ng ulo. Inanggalan din namin ito ng tuka. Napakabait naman. So, walang tuka. Inanggal na rin yung tuka. Tsaka, walang koko. No, oh, ayos. Thank you. Thank you. Ate Bel, pag may ganito, sabihan mo kami. Para mag-order kami, ha? Pag meron ka. Pwede naman yan. Oh, guys, oh. Ito na, oh. Di ba? Ay, hindi nakikita. Tunaw! Matutuwa yung mga aso natin ito. Saka first time nila yun, Han? Oo, first time ng XL puppies natin. Ay, bigyan na rin natin si Bis tsaka si Dollar. Kasi magagalit yun. Oo. Hindi, actually, pwede na rin to sa mga ano, exotic. Malaman natin. Mamaya, susubukan natin lahat. Exciting, first time. Napaka, ano nito, napakaganda sa kanila. Tsaka wala kahapon. Ibig kasi meron akong kaibigan tiga, ano, tigalabas ng bansa na lagi ito pinapakain. Ang ganda ng katawan ng aso. Kaya makalalaman natin. Let's go! Uy! Nakaabang na agad ang magbibideo. Iba talaga ang videographer ko pag weekend, guys. Talagang matindi. Laging handa. Oh, grabe, wow. Ang dami nito, oh. Hugasan lang yan, Han. Ano? Isang ano to? Isang kainan lang? Siyempre.
Ha? Ubus yan sa kanila. Sis Mariusip. Pero dahan-dahan muna tingnan natin. Ilang kilo to guys? Mga nasa ano to? Ito, isang apat na kilo tsaka isang tatlong kilo. Mga ganun. Mga walong kilo to. Ano? Isang apat na kilo tsaka isang tapat. Tatlong kilo, di ba? Ang maganda nito, tanggal na ang tuka at tanggal na ang kuko. Pero, sabi ng kaibigan ko sa natiga-ibang bansa, kaya nila yan. Banatan nyo muna. Bigay muna. Kaya nila yan. So, you think sabihinan 4 to 5 months pwede? Oo, 4 months. Banata na. Diba? Eh, sabi nga ni Sir Miko eh, pag marunong nang umuya, bigyan na ng raw. Diba? So, raw na duroga. Hindi ito. Pero ngayon, malalaman natin. At sasabihin ko sa inyo, bakit kailangan ito? Diba? Saan natin sila papakainin? Siyempre, dito natin sila papakainin. Yung Wala Stick Pets, papalayasin na natin yan. Kasi lumalaki lalo tayo sumisikip eh. Yung Wala Stick Pets, lalaki. Tapos yung WK na liliit, abay hindi pwede yun. Kaya papaalisin na natin ang Wala Stick Pets. Papalayasin na tayo yung papalayasin ko na kayo. Kakaroon pero, na kami ng sariling Wala Stick Pets. Yun ang event. Congrats Wala Stick Pets, di ba? Shoutouts tayo dahil dyan. Na-pick up na yung iba eh. Oh, shoutouts nga pala kay Samuel sa Kido ng Pulangki. Sentro Occidental, layo nun ah. Grabe, di ba? Yung mga sumusuporta sa atin. Yan yung mga malalaki yung order, han? O, di ba? Dr. Elvin Panliboton. Doktor to ah, ng Camarines Sur. Shoutout sa inyo, maraming salamat sa pagsuporta. Dito naman tayo. Shoutout kay Andrew Bragais ng Marilao, Bulacan. Shoutout sa iyo! Sa pa, and shoutout sa iyo, Danica Sembrero ng Tondo, Manila. Shoutout sa inyo. Ito guys, imumove natin to. Ito, imumove natin doon. Tapos haharangan natin dito para dito sila babanat at mabidyohan nyo na maganda. Let's go. Ayan na. Speaking of, may pick up na ng Shopee at Lazada. Ayan guys, yun yung setup ni Sam Wallace Stick, ang kanyang wraps. Grabe. So, susunod, pag wala na ang Wallace Stick Pets, maglalagay tayo ng harang dyan pag ganito. Para dyan lang sila. So, papalayasin nyo sa Wala Stick ang Wala Stick. Oo, layas na kayo. Sa tumba tayo maglalagay. Pakita mo. Ayan. Grabe. Ang maganda dito, pinatry ko na sa kanila. Kasi baka mapahiya ako sa video eh. Baka mapahiya ako sa video na pag nilagay ko, hindi kainin. Ang lakas kumain. Kaya let's do this na. Ito, hugasan pa natin. Ha? Ito, hugasan natin. Oo, hugasan. Hugasan. Okay, guys. Linisin na natin. Grabe. Dito na talaga sa labas. Si Ma'am Yenyo, talaga namang kailangan linis. Kailangan linis? Sigurado ka lahat to? Oo, kaya nilang lahat. Grabe naman. Napaka ano naman ng mga aso na yan. Napaka social naman ng mga aso na yan. Diyos ko. Kailangan na wash eh, kasi ano. Parang ang konti ng ulo ah. Konti yung ulo. Ang maganda dito, natanggal na yung kuko, ready, hindi bakit ka bakit mas mahal niyan, Han? Ito? Mas mahal ang ano? Ang paa. Oo, mas mahal ang paa. Mas mahal ang Adidas. Adidas kasi yung brand. Adidas ba to? Adidas yung tawag three namin. Three stripes eh. Oo. ha? Ako, yung mga XL natin. Iyon mo lang ngayon po. Ang dami. Para malagay niyo sa akin. Hindi ko alam, Rose, kung kailangan pa yan eh. Kasi parang hindi na aabot dyan sa kainan mo. Hindi, maganda yan. Para okay. Nakalinya sila. Okay. Naku, tingnan natin. Urasan natin kung gaano kabilis nilang makakain to. Gusto ko lang hugasan kasi para ano. Ha? Wala pala tong hugasan. Ayun. Ayun, tatanggal. Tira. Ayan. Ayun. Yun, oh. Yan. Okay na. Ganyan si Ma'am Yen magmahal sa mga aso niya. Talagang hinuhugas-hugasan pa. Kasi nung ikaw, hindi mo nahugasan. Diretso na. Wala na tong lasa, sabi ni Rose. Wala nang lasa. Totoo na nga naman. Okay na, Rose. Mga Kawala Stick. Ay, hindi, mamaya. Sigurado ka? Papabanat mo to lahat? Bakit? Hindi na fresh. Dapat fresh nilang makakain.
Ay, sus. Sure ka? Kaya na yan ng 4 months? 3, 5 months? Ay, oo naman. Nakabahan ako eh. Huwag kang kakabahan kasi. Tinanong natin yan sa kaibigang breeder natin. Okay, safe na yan. Na grabe yung aso nun, guys. Grabe yung aso nung kaibigan nating breeder sa labas ibang ng bansa. Grabe. Kasi gagayahin namin yung technique. Yes, gagayahin namin yung technique, guys. Doon tayo kukuha ng technique. Kasi, grabe, halimaw ang aso niya. Sobra. Tapos, ano? Sobra sa halimaw, guys. Hindi pa natin pwedeng i-share, eh, no? Pag sinabi kong halimaw, halimaw talaga. Si Bis daw ang halimaw. Tanggalin mo. Si Bis daw ang halimaw. Ha? Si Bis daw ang halimaw. Si Bis. Malaman natin. Grabe. Napaka-social naman ng mga aso na to. Grabe naman. Ayun o. Ang sarap. Parang masarap tingnan kasi nga gusto nila yan eh. Diba? Pero siyempre, kinakabahan ako dun sa Adidas kung pwede na yan sa kanila. Alin? Oo naman! Pinutol pa nga yung kuko. Guys, alam nyo ang kagandaan ng pagkain itong raw na to na mga buto-buto na yan. Kasi, pag nakita nyo yung pupo niyan, grabe. Dry na dry. Diba sa dog food, parang wet na maano. Pero pag raw lang ang kinakain ng aso nyo, grabe, katigas, talagang tubol. Sige, malaman natin. Dito tayo. Ang gagawin mo, Han, pupesto ka dito ang camera, pag ganun sila. Okay. Okay? Kaya, ready na natin. Sarado mo na. Excited ako. So, guys, papaayos namin yung bahay namin pag nalipat na yung yes. Wild Stick Pets. Ayan. Bago to, magbabago to. Ilipat na namin yung Wallace Stick Pets. Okay, ready na? Ayan na. Okay, ready na. Let's do this. Ay, si Bis, han, ninunguya niya. Wow, natututo na si Bis. Okay, ready. Sige. Sige. Exciting to. Let's do this. Tan-tan-tan-tan-tan. Boom! Boom! Ay, grabe naman talaga kalakas. Dito. Papaharapin ko, dyan ka lang. Oh. Wow, grabe oh. Oh. Ay, grabe naman talaga. Ang lalakas lumunok. Hoy, nguyain nyo. Hindi puro lunok. Grabe. Grabe. Oh. Nguyain nyo ha, sinasabi ko sa inyo, baka ma-choke kayo. Nguya! Nguya! Ayan! Nguya! Nguya! Ayan ang gagawin nyo dyan! Guys, pag ngumunguya ang aso, nababanat yung panga, nababanat yung ulo, kaya pumuputok ang ulo. Yun ang kailangan, kaya dapat talaga hindi mawawala ang pagnguya ng aso. Buti na lang kami, kahit hindi namin binibili si Bis nung ganun, meron kaming kong. Grabe, napakatigas nung kong na yun. Oh, siya, natututo na sila, guys. Natututo na sila. Ayun, sinasabi ko, ngunguyain nyo. Oh, itong kagandahan dyan, guys. Ano ba mas okay? Raw, niluto, o nilaga? Kasi guys, may buto yan, di ba? Yun ang kinakatakot natin, baka matusok ang lalamunan. Ang maganda dyan, guys, paghilaw, malambot ang buto. Kumpara sa pagniluto, nagiging ang buto ay nagiging luto at nagiging mas matigas, mas matalas. Kaya pag kinakain nila ang luto, dun sila na susugatan. At least dyan, malambot yung raw. Tsaka, Sir Sam, bakit raw? Dapat luto. Everybody. Guys, ano ba ang aso nung unang panahon? Niluluto ba pag kumakain sila? Diba hilaw? Hilaw ang kinakain nila, guys. Diba? Raw talaga. Kaya dyan nag-umpisa yung raw. Sa wild. Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo eh. Ano ba ang pinapakain ko sa mga aso ko? Supero. Raw. Diba? Shoutout sa Supero. Yan ang talagang everyday pagkain ng aso namin. Oh. Mm. Yan ang maganda dyan. Malambot. Grabe. Mga Kawala Steak,
Ang pupo nito pagkatapos, sabi ko sa inyo. Ay, hindi pa nga nabawasan eh. Kasi ang ginagawa nila, minunguya na nila. Sa sobrang first time nila, yung dalawa, na duwal-duwal nilunok eh. Oh, ayan, ngayon, no? Nagmunguya na. Ngayon, nagmunguya na sila. Ayan, natututo na silang magmunguya-nguya. Tuwan-tuwa itong dalawa. Oh. Ngayon, gusto mo, palabasin ko si Dollar. Sige. Oh, palabasin ko si Dollar. Sige. Ayan si Dollar. Ayan. Dollar, eat. Dollar, ayan, come. Nila. Dollar. Dollar, come. Dollar, eat come. Ka. Ayun. Dollar, come. Separate. Dollar, come. Nguyain mo. Nguya, ang nguya. Yun. Ang sarap ng tunog ng pagkakanguya ni Dollar. Oh, sa mga hindi pa nakakita kay Dollar, hence si Dollar ngayon, oh guys. Dati payat eh, nung ano eh, ngayon ang kapal na uli. Kain. Grabe. Oh, mga anak mo yan. Malalakihan ka na ng mga anak mo. Oh. Tuntua si Dollar, ha? Nakakain siya. Grabe, unlimited. Saan ka pa? Mahal na mahal kayo ni Ma'am Yen. Mga papis kayo. Oh. Grabe itong dalawang merl. Yan ang kagandahan niyan. Yan ang kagandahan niyan sa mga pagnguya-nguya na ganyan, mga kawalastik, di ba? Walang tigil. Oh. Ano, ang tanong, mauubos kaya yan? Dollar, come here! Dollar! Shh! No! Come! Dollar! Come! Kain ka! Ito! Dollar! Come! Ito pa lang sa dalawa, mauubos na eh. Kain, eat! Good girl! Oh. Ito pa lang sa dalawa, mauubos na eh. Oh. Parang naka-line up na sila, han? Ha? Naka-line up na. Oo. Pero alam mo yun, parang pag kumakain sila ng ganito, ewan ko kasi nung nakita ko sa kaibigan ko sa ibang bansa, grabe naman. Ang ganda ng aso. Wasak na wasak, grabe. Sobra. Grabe. Yung ulo. Mm. Ayan o, si Euro po. Kaya pipiniti natin, ano ito, sanayin na ngumunguya sila ng ganito. Grabe. Grabe naman, nung unang-una, naso kayong dalawa. Oo, kasi nga hindi nga ginunguya. Yun, si Mr. USA, yan. Kinabahan ako. Ito. Oh, Dollar, eat. Dollar. Oh. Grabe, ano? Ano kaya to? Matatapos pa kaya to? Eat. Ha, mga kawalastik? Ubus nila. Tingnan natin. Pag naglalaro na sila, ibig sabihin busog na sila. Oh, sige, malaman natin. Pero hindi pa eh. Kasi si Asia, tsaka si... Ako, mga kawalastik, feeling ko, may matitira. Okay. Eh, kasi, tingnan mo to, ang taba na kagal. Hindi siya umaalis dyan. Walang alisan, baliw. Hindi siya umaalis itong dalawa, no, Rose? Sana everyday may ganito sila. Aba? Araw-araw mo. Grabe, napaka-social naman nila. Every other day siguro pwede. Mamumulubi tayo. Magkano bang kilo ng anuhan? Mas mura ang kilo ng ulo. Guys, ang kilo ng ulo ay ano, ay 50 lang. Pero itong paa kasi, 100 plus. Parang 130 to 150. Kaya mahal talaga. Oh, to. Si Dollar, gusto, bibigyan pa eh. Banata mo! Guys, sabi ko sa'yo. Hindi, nung first time yan, naduwal eh. Oh. Kasi nga, hindi inuya eh. Maganda to. Maganda tong si Mr. USA na to. Parang tuwan-tuwa sila, han, no? Oh, ayan, no? Makikita mo sa kanila. Happy sila. Makikita mo talaga. Han, grabe, parang gusto ko nang pigilan tong si ano. Han. Wag. Si Europe, han. Hindi kaya niyan. Grabe. Oh, Europe, ang laki na ng tiyan mo. Baliw. Ang laki na ng tiyan. Grabe ka. Han, pwede bang equip na natin si Europe? Ganda kasi ni Europe eh. Europe. Sobrang ganda nitong asong na to. Manang-manay niya si tatay niya paglaki. Guys, ito na lang ang naiwan ah. Oh. Yan na lang ang sabi naiwan. Ko na nga ba may matitira mga kawalastik? Mga kawalastik, kung may mga XL kayo o kung may mga aso kayo, para ma-workout yung mga panga, mas maganda talaga may nginunguyang ganito. Kesa yung laruan kasi, nagsasawa sila. Nagsasawa sila sa laruan guys, nakikita nyo naman eh. Bibigay nyo yung laruan, may excite sila sa una, pero sa susunod wala na. Hindi katulad nito, kinakain eh. Kaya walang sawa eh. Kaya laging ngat-ngat, kaya yung panga-quality tsaka yung ulo. Di ba? Sige, malalaman natin, masanay natin sila ng ganito. Hindi pa rin tumitigil. Tingnan mo itong tiyan na itong baliw na to. Napakalaki. Uy, exotic ka ba? XL ka? Tama na! Diyos ko. Dollar, come here, Dollar. Laki ng tiyan ni Dollar na din. Ito kung may pesto pa, oh. Kung saan siya kung may pesto. Oh, sa mga hindi nakakilala, guys, ito ang nanay. Ito ang nanay ng mga yan. Maganda yun. Maganda yan, sobra yan. Saka gusto niya show type yan. Oh, show type yan.
Grabe, ito si Europe talaga ang pinaka, ano? Ang laki na yung chan, grabe, ang lakas kumain. Tama na, Europe, pwede bang pigilan ko na si Europe? Huwag pigilan, kasi capable pa siya. Ikaw, pag nagbubuffet ka, pinipigilan ba kita? Kita pinipigilan pag nagbubuffet ka? Ano yan, mantusawa yan. Oo. Oo, ano? Bitay eh, bitay ang ginagawa mo sa kanila, hindi naman eh. Mamaya pa ulit oh, lalaki na lang siya, no? Okay. Hindi pa nga, hindi pa malaki yung chan nito eh. Oh. Guys, oh nga pala, abangan nyo ang next vlog. Abangan nyo, ang ganda. Abangan nyo talaga, ang ganda ng maipapakita ka namin sa inyo. Ha? Abangan nyo. Maganda sa Excelan, kahit walang electric fan dito. Oo. Tayo, naiinitan, pero sila, normal wala. Sa kanila. Yun yung maganda sa XL American Bully. Ano sila eh, malalakas yung body. Oo nga pala, paano ba to? Kasi kailangan ko na silang i-deworm eh. Paano yan? Kakain lang. Yari. Bukas na lang siguro. Bukas na lang. Happy-happy. Mm. Aba, Europe, magpapigil ka naman. Si Asia din, malaki na yun dyan. Ano? Ha? Mamaya, bagsak tong mga to, mga kawalastig. Sinasabi ko lang sa inyo. Bagsak to mamaya. Diyos ka po. Pero happy ako. Pero nabigla ako kay Euro. Grabe. Napakalaki na yung chan, oh. Napakalaki na yung chan. Ligpit ko na to. Ha, napakalaki na ng chan ni Euro. Hindi pa natin pipigilan. Hindi pa. Para ma-maximize na yung buffet. Pag ikaw ba nagbo-buffet, may pigil ba? Ayun, oh. Pag busog na yan, tagtigil na yan. Gusto pa niya, eh. Oh. Yan na lang natira, guys. Grabe. Ang takaw. Guys, gusto kong malaman nyo na XL puppies turn into exotic. Halika, Europe, come, Europe. Stoy! Europe, come here. Oh, Europe, come, Europe. Niloko kayo ni Sam Wallace. Oh, ayan, oh. XL puppies turn to exotic. Come. Napakataba, niloko oh. Kayo ni Sam. Napakataba, oh. Oh. No. Eh. Oh, napakataba oh. Napakataba oh. Oh, grabe ka. Dapat lakas ganyan. Ng kumain ah. Oh. Pero ito focus na focus to si Pitsoyo. Focus siya. Matalino siya, my love. Napakapogi ng picture smart niya. Chan. Napakapogi niya. Ano yun? Ano yun? May tagat na chicken. Tsaka niya naalala, ay may mga kapatid pala ako. Pero nung una kumakain, wala eh. No. Ay sus, baito eh. Ay, nakakatawa eh. Baito eh. Oh, ayan, dyan mo malalaman. Tingnan mo si Europe. Kanina, focus sa pagkain ngayon oh. Oh, nang lilikot na, ibig sabihin busog na siya. Eh, laki oh. Na lang yung chan niya eh. Oh, lagyan natin ng tubig. Europe, ang laki na ng chan mo. Nakalimutan nila na may tubig pala. Oh. Doon na sa dulo kasi maano nila. Oh. May tubig. Uminom kayo. Good. Mm. Busog na to. Eh, paano ba naman? Exotic na eh. Kala ko XL eh. Oh. Exotic na eh. Tapos may kinuha pang chicken ulit. Baloy. Si Isha, nakafocus, Han. Oh? Nakafocus. Si Isha. Focus ka, Isha. Ito din, nakafocus siya. Ito, iwan natin. So, si Euro, pwede nang ipasok. Oh, ito kasi, mga kawalastik dati, ang alam ko, ulo ng manok. Pero yung kaibigan natin sa ibang bansa, nakita ko na pwede pala paan ng manok. Diba? Kaya ang sabi niya, pag matanda daw, pag paan ng manok, pwede nang hindi guntingin yung kuko. Pero pag papi pa, guguntingin yung kuko. Kaya buti na lang, mabait yung nabi na natin, ginupit na yung kuko. Tsaka diba? Tinanggal yung tuka. Tsaka tinanggal yung tuka. Pero pag adult na, katulad nila Bis, kaya na nila yan. Diba? So guys, huwag na kayong mangamba na panood nyo na sa Sam Wallace Steak na ang aso ay pwede palang kumain ng raw. Of course. XL at kung, kasi ito, ha? Oh, tsaka XL to, matibay talaga to eh. Tsaka kung gusto nyong umorder ng mga raw, katulad ng talaga yung pang everyday kain nila na hinahalo sa dog food, Supero. Umorder kayo ng Supero, ang nakalagay sa kanila, Supero Dog Farm. Doon kayo mag-inquire. Okay? Han, ang iiwan natin, Han, si Brown kasi ito yung matagal mag-kumain eh. So, iwan okay. Natin siya. So, si Euro, pwede nang iakyat. Okay, akyat na. Kayang si ko ba? Si Euro, kaya na. Si itong Brown, kumakain pa siya eh.
Halika na. Huwag mong pigain yung chan. Sun ka na. Diyos ko. Mababait yan eh. Ay, Baba Europe! Pesos! Pero itong iba, kumakain pa, lalo na ito. Yung mga girls, kumakain pa. Tsaka itong si Mr. USA. Tiki Soy. Alam mo yung sobrang cute, han? Akala mo anong nasa bibig, no? Mainhintong kumain eh. Pero, sino? Pag ito pumutok, napakaganda nito. After 30 minutes, paunti na, paunti sila. Pasok na yung dalawang Merl. Ito na yung natitira. Sino kaya ang pinakamatindi at matitira? Sino sa kanila ang kakainin pati ang batsa? Malaman natin. Medyo slow to kumain eh. Nguya ng nguya pa rin lahat sila. Kailangan pa eh. Hindi pa masyadong malaki yung chan. So, ubusan. Matindi, ubus nga. Guys, 800 pesos yun. At ang gusto pa ni Ma'am Yen, everyday daw, 800 pesos. Grabe. Sana aso na lang ako. Ano? Grabe, happy-happy, no, Han? Yan, available pa yan. Bahala na, usap na lang tayo. Message niyo ako. Saka female tong dalawang black, no, grabe. Han? Ubus. Grabe. Hindi niya. Di mo expect, Han, na ubus? Grabe, hindi ko. Siyempre, yung akala ko talaga. May maiiwan? May maiiwan, eh. Oh, miss you. Gusto ni miss you. Si Beast, kinain ba ni Beast? Aba, kinain ni Beast. Bigyan mo. Hindi kasi siya sanay. Grabe, yung pa yung maririnig mo pa. Yung parang ano, ASMR. Mm. Yung maririnig mo pa yung ano, yung buto na tumutunog. Si Misho, may nakain. Ubus, guys. No, Han, ubus, grabe. Grabe, mga kawala stick. Nag-enjoy ako sa panonood nila para ako nagutom na rin. 12 na eh. Alas 12 na ba? Tsaka pag ganito, pag hindi pa natin sila pinakain ngayong umaga, no, Han? Oo. So ngayon, halimbawa, pagpapakainin nyo sila ng ganyan, mga kawala stick, abay, huwag nyo na pakainin dog food mamayang gabi na ulit. Kasi twice na sila kumakain ngayon. So talagang sinadya namin na hindi sila pakainin ng umaga para yan na yung pinaka first meal nila. Grabe, si Mr. USA, maganda no, Han? Ito. Oo, lahat naman yan. Maganda yan sila. Mm-hmm. Okay na? Ubos! Ubos ang 800! Grabe. So, kayo, kung gusto nyo, na pakainin ng raw, walang problema, pakainin nyo. Pakainin nyo ng raw. Basta, ang sinasabi ko sa inyo, pag kumakain ng raw ang aso, kailangan i-deworm. Diba? Pag kumakain ng aso ng raw, i-deworm ng every 3 months. Pag hindi kumakain ng aso ng raw, i-deworm every 6 months. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Kasi meron akong kaibigan na kilala na, aba, dini-deworm pala ang aso. Opo, dini-deworm po ang aso ng 3 months or 6 months. Depende kung ano yung kinakain nila. Okay na. Ubus na. Wala na. Wala na. Pasok wala na kayo. Ito. May isa pa. Ayan. Water. Ayan. 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 Gawin niya. Happy pa siya. May nakuha pa siya.